FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napaganda at napaka-sexy Mayora Isga. Good morning! Good morning, Baby Dobie, and good morning sa mga pangga natin nakikinig ngayon. Uy, good morning. Napaka-sweet naman ang boses mo sa umaga, Isga. Kamusta naman ang buhay mo? Kamusta ang buhay commuter? Ang buhay commuter? Alam mo, Baby Dobie, talaga hindi ko napigilan. Napahatid na lang sa kapatid ko. Ay, wow. Oo. Anong nangyari nga pala? Sasakyan mo nga ulit? Okay na ba ngayon? Pinibinturahan na daw, sabi nung talyer. So, syempre, malaki-laki na naman ang nagastos mo ngayon. Oo, Baby Toby. At yun yung pinaka-kinagigigil ko. Kasi nakabangga sa akin, ayaw niya mag-share. Ay, patay tayo dyan. Yes. O, kung sino man nakabangga kay Iska, umayos ay Iska yun. Diba? Kung sino man nakabangga sa akin, sana matagalan yung paggawa ng sasakyan nyo. Sirado rin ba yun sa kanya? Oo, masira yung kanya kaysa sa akin. Eh, buti naman kung gano'n. Oh, buti naman kung gano'n. Para kahit paano, mas angat ka pa rin. Pero anyway, Iska, sa mga commuter natin dyan, no? Naku, napakahirap talaga mag-commute dito sa Pilipinas, lalong-lalo na kung ikaw ay nalilate, no? Correct! Lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Ay, sobrang hirap mag-commute. Diba, dyan pa nga lang sa EDSA, naku, lalong-lalo na ngayon, no? 7:30. Naku, rush hour na naman yan. Correct! Talagang siksigan na naman ang papuntang norte sa trabaho nila. Ay, naku. Alam nyo, minsan nakikita ko pang gano na kapag doon sa may bandang EDSA, eh talaga nga namang napaka-traffic, bumper to bumper. Ay, naku po naman. Kaya naman, syempre, tayo kailangan pa rin natin na ma-keep yung ating cool, diba? At huwag tayong ma-beast mode, kumbaga, diba? Lalong-lalo na sa mga kumakat na motorcycle dyan. Iska, naranasan mo na ba yan? Since ikaw nga eh, lagi kang nagmamaneho papuntang opisina natin, no? Naranasan mo na ba na may kumakat sa unahan mo tapos minura mo? Minura ko sa isip ko. Isip mo lang? Oo, kasi ayoko yung makikipagtalo pa ako sa kalsada kasi wala namang nangyayari, Baby Toby. Oo, tama ka naman dyan. Wala naman talaga mangyayari, di ba? Gugulo lang ang buhay nyo, no? Correct! Anyway, today is Throwback Thursday. Uh-huh. At syempre bukas, Friday na naman, masaya na naman tayo. At syempre yung mga sumasahod ng mga Ajis at Abentesinko, no? Congratulations sa atin lahat. Anong date ba ngayon? Ah, bukas. Bukas ang sahod natin, no? Yes, kaya naman, na nakasurvive na naman tayo sa isa na ng mga pets de peligro. Sarap-sarap. Konting kebot na lang, mga bangga. Kaya naman, yakagin mo na ang mga katrabaho mo na mag-samgyup kayo mamaya. Iska, manlibre ka naman, Iska. Mamaya agad, wala pang sahod eh. Pwede bukas. Bukas. No? Anyway, mapunta naman tayo doon sa aking message sender, Iska, no? Kanina kasi, meron akong message sender na kung saan alam niya na nanloloko yung kanyang boyfriend pero hindi niya sinasabi yun. O tapos? Sa kanyang boyfriend. Ngayon, kinikimkim niya lang niya para hindi daw sila maghiwalay. Correct. Ngayon, ano bang masasabi mo dito na hindi niya sinasabi o hindi niya pinapakawalan yung boyfriend niyang nanloloko? Ano masasabi mo dun? Una sa lahat, Baby Toby, napakatatag ng dibdib ng pangga natin ngayon, ng message sender natin ngayon. Kasi ako, Baby Toby, kumari may jowa ako. Tapos niloko ako, hindi ako papayag na hindi ko sasabihin sa kanya na alam ko. Yes. Pero kasi may mga lalaki rin talaga na hindi mo matimpla. Mm-mm. At may mga babae talaga submissive na kung saan kahit na alam nila niloloko na sila, wala pa rin silang sinasabi. Ayun na nga. Ngayon, nasa pangga natin, ang pangalan letter sender mo? Tignan ko pangalan. Okay na mo? Teka lang, nakalimutan ko lang naman. Kasi yung mga pangalan kasi ng mga babae, nakakalimutan ko yun eh, di ba? Pangalan niya, Kay. Ayan, si Kay. Alam mo, Kay, alam kong alam mo yung dapat mong gawin. Diba? Alam kong hindi mo kailangan na advice namin, pero kailangan mong marinig mula sa amin yung dapat mong gawin kahit yes. Alam mo. Kasi ganoon tayo, Baby Toby, eh, no? Alam na natin yung dapat natin gawin, pero kailangan may magpupukpuk pa sa atin. Dead ma lang kasi. Correct. Alam mo, Kay, alam kong alam mo yung dapat mong gawin. Mm-mm. Alam mong niloloko ka ng jowa mo, hindi mo deserve yan. Diba? Pero kung nasasaktan ka man ngayon, alam mo, you deserve what you tolerate. Diba? Tama ka dyan. Kasi, deserve mo yun eh. Kasi ikaw rin naman pumili ng sitwasyon mo ngayon. Correct. Eh. Diba? May choice ka para sabihin sa kanya, para konfrontahin yung boyfriend mo. Pero hindi mo ginawa, diba? Ayan, nagpapakasyunga ka pa rin. Ang tanong niya pa nga sa akin kanina, hindi niya alam kung nagiging syunga na siya or nagmamahal lang siya. Alam mo parehas, nagmamahal na siya
tanga pa siya. Ngayon. Oo, straightforward, di ba? Nagmamahal ka at tanga ka. Di ba? Pero gano'n naman talaga kasi sa pagmamahal, baby Tobi, nabubulagan tayo eh, di ba? Parang kakambal na yun ang pagmamahal eh. Pag nagmahal ka, syunga ka. Oo. Di ba? Parang hindi mo yung pagkakawala yung dalawang yun. Kung magaganyan sila ka-close, di ba? Ito yung pagmamahal, tas ito naman yung ano, yung pagiging syunga mo. O bakit? Ayan, gano'n naman ka talaga. Oo, ayan, close. Di ba? Parang magkadikit talaga yan eh. Kasi minsan talaga, yung pagiging tanga natin, medyo mababaw lang. Yes. Kuwari ako, baby to be, mistourage ako para sa isang lalaki. Mm-mm. Pero kasi na-inlove ako sa taong to. Mm-mm. Na iwala sa kanya lahat ng standards ko. Mm-mm. Di ba parang pagiging tanga pa rin yun? Kasi alam ko kung ano yung deserve ko. Tama. Alam ko kung ano yung gusto ko matanggap. Mm-hmm. Pero nagsettle ako sa taong to kasi mahal ko siya. So yes. Parang medyo borderline na siya. Papunta ka na doon sobrang tanga, pero tanga ka pala. Mm-mm. Pero ganun talaga kapag nagmamahal ka, Pangga. At alam ko yun. Kasi sa pagmamahal talaga, ang tumitibok dito yung puso natin. Tama. Minsan talaga hindi gumagana yung utak natin. Tama ka dyan. Pero syempre, minsan din naman talaga, isipin din naman natin yung kapakanan natin, no? Oo. Kasi syempre, kapag nagtagal ka dyan, naghihirap ka dyan, di ba? Like for example, araw-araw kanya niloloko. Di mo alam kung saan siya pupunta. Sabihin niya, pumupunta siya dun sa kanyang tropa. Oo. Pero makikipag-date naman pala sa iba. Diba? And what if pa, no? Kapag mag-asawa na kayo, ngayon pangalan na mag-jowa pa lang kayo, eh, nagagawa niya na yan. What more pa kaya kapag mag-asawa na kayo, lalong-lalo na kapag naging LDR pa kayo? Yo-oy. Dito nga lang sa Pilipinas, no? Eh, nagagawa niya na yan. Magkasama pa kayo dito, ha? What more pa kaya sa ibang bansa, diba? Ayun yung nakakabaliw talaga, ha? Baby Tobi, sa pag-ibig eh. Mm-mm. Minsan talaga may mga bagay na hindi natin alam pero ramdam ng puso natin. Yes. Pero hindi natin ma-confirm, hindi natin sila pwedeng, alam mo yun, hindi natin pwedeng kumprontahin kasi mm-mm. nararamdaman lang natin eh. Tama wala tayong ebidensya. Mm-mm. Pero tingin ko naman dito kaya, no, kaya Kay, meron siyang ebidensya kasi alam niya na talaga eh. So ano pag ginagawa mo dyan, Kay? Ayun nga eh. Yun nga rin yung ano, yun nga rin yung iniisip ko, bakit ka pa nagtatagal dyan? Alam mo, ang naisip ko dyan, Baby Tobi, maski sa sarili niya, in denial siya. Diba? In denial siya na nagpapakatanga na siya. In denial siya na feeling niya mahal pa rin siya ng jowa niya. Oo. Tingin mo nga naman, no? Isipin mo, diba? Mahal ka ng isang tao, sinasabi niyang mahal ka niya, pero hindi kanya nire-respeto. Yo-oy. Ano yung sense nun, diba? Kung magmamahal ka, dapat may respeto ka. Correct. Diba ako, kunwari tayong dalawa is ka. Siyempre, mamahalin kita, re-respetuhin kita. At dapat ganun naman talaga. Dapat ganun naman talaga. Kasi kung sa relasyon, no, kung wala kang respeto, ay nako, wala na yan talaga. O, hindi pagmamahal yan. Infatuation pwede pa. Correct. Pero alam mo yun, Baby Tobi, naniniwala ko at lagi ko sinasabi to eh. Mm. We accept the love we think we deserve. Yeah. Sa isip lang natin yun, akala lang natin yun, kaya tinatanggap natin. Tama. Pero we deserve more than that. We deserve the more than bare minimum. Mm-mm. Parang ganon. You deserve more. Oo. Yan. At syempre mga pangga, no, lalong-lalo na kay Kay, kung ikaw man ay nasa sitwasyon ng kagaya ni Kay, no, umalis na kayo. Okay? Wala, ito para sa akin. No, para sa akin kasi talaga, red flag ang manloko. Oo. Kasi ako, alam mo na yung feeling na naloloko ako. At eh, alam mo rin yung feeling na naloloko, di ba? Yes. Hindi. Tangyak. medyo nag-glitch yung utak ko dun. Iska. Oh, ah, ganun, Iska. Wala. Sige na. Pero yun ang mga pangga, no, kung ikaw ay nasa sitwasyon man ni Kano, umalis ka na. At syempre, hindi maganda yan sa ating mental health. Correct. Na kung saan, pwedeng mangyari sa'yo, no, kada gabi, may isip mo yung mga bagay na hindi dapat isipin. At syempre, hindi naman makakampante ang utak mo dyan. Oh, oh. Promise. Been there, done that, and it sucks. Okay? Oh. Yan ang mga pangga, susunod na. Ang napakaganda, napaka-sexy, napaka-macho. Hoy! Mayorize ka para sa programang Lihim ng Liham. At syempre, nakasama nyo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Tobi. At syempre, pwedeng-pwede nyo ang stalk sa lahat ng aking social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Tobi 1067 sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and also on my YouTube channel, DJ Baby Tobi. Kaya naman, tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo... Hey!